Panginoon, patawad po. Kaya pugot ang ulo ng mga groom sa litrato? Bakit pinayagan ng Diyos na mangyari yon? Magandang gabi po sa pinagpipitagan kong binibini sa YouTube, Miss Anne. Isang malaking karangalan para sa akin ang mapili ang kwento kong kababalaghan dito sa segment ninyong hindi lamang puro katatakutan ang hatid kundi nagdudulot din ng kaliwanagan at impormasyong nakakatulong sa mental health ng isang tao. Sa mga ka-Katie, kumusta po? Bago po ang lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyo dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Lalong-lalo na sa mga binibini dyan na naghahanap din ng pag-ibig na tulad ko. Sa mga kapwa ko naman lalaking hopeless romantic, sana ay huwag tayong bumitaw sa pag-ibig. Sapagkat naniniwala pa rin ako na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat ang kalidad sa masasakit na pagkakataon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rafi. Ipinangalan po kasi ako ng tatay ko kay Arcangel San Rafael, kung kaya't Rafael ang ibininyag niya sa akin. Pero si Lola Maya, na nanay ni tatay, ang siyang nagpalayaw sa akin ng Rafi. Taong 1997 to 1998, nang mangyari ang mga kwentong kababalaghan sa buhay ko. Tandang-tanda ko pa ang lahat, Miss Anne. Lola, ano po yung mga bulaklak na yan? Ito ba? Tulips ang tawag dito. Paborito ito ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Ay, nasa na kaya si Nanay Mary ngayon? Nasa sementeryo. Alam ko po. Lola, naniniwala po ba kayo sa langit at impyerno? Minsan, oo. Madalas hindi. Ha? Huh? Seryoso kayo, Lola Maya? Oo. Kaya di mo ba napupuna? Mas madalas pa akong mag-zumba tuwing Linggo kaysa sa magsimba. Masarap magsimba, Lola. Nakakagaan ng... Nagkakapera ka ba ng malaki sa kakalingkod mo sa simbahan ng San Rafael, ha? Ilang dekada ka na yata ang laman ng simbahan na yan, na hindi ka naman yumayaman. Anyway? Anyhow, buhay mo yan. Pinili mo yan. 35 ka na. Wala ka pa rin pamilya. Bayot ka ba, apo? Hindi oh. Eh bakit ayaw mo pang mag-asawa? Hindi ka naman nget pa. Nget pa? Pangit. Hindi ka pangit pero hindi ka rin gwapo. Pero bakit ba si Florencio na anak ni Melemensya sa una niyang asawa? Mukhang pagong yung lalaking yun. Pero may asawa na't limang anak ngayon.
May kabit pang kasing ganda ni Yola Valdez. Eh, magkaiba po kami ng kapalaran ni Florencio, Lola Maya. Malakas siya dumiga sa mga babae. Parang si tatay. Sino nagsabi sa'yo? Malakas ang apil ng tatay mo. Ulianin na po ba kayo ngayon, Lola? Kayo po yung nagkwento sa akin. Nung bata pa ako. Eh, bakit po ba? Gago yung tatay mo eh. Sinaniban yata ng demonyo, kaya tumulon sa ilog. Ayun, inanod ng tubig, hinigop ng burak. Hindi namin nakita agad ang bangkay. Dalawang buwan bago lumutang sa lawa ang katawan. May mga butas ang bangkay sa likuran. Pinagbabarel. Una pa lang alam ko na eh. Salvage. Eh, ayoko na po ng kwentong yan. Paulit-ulit na lang. Ano po? Pupunta ba tayo sa simbahan para magpadasal para sa birthday ni nanay? Isa pa yung nanay mo. Ay, Panginoon ninyong lahat. Napakabait na bata niyang si Mary. Maganda na, matalino pa, presenteng babae pa. Kaso sumabog ang ugat sa ulo nang iiri ka sa mundong ito. Blue baby ka pa nun. Alos hindi ka humihinga. Kabang ka ba ako, Alatut si Guevara? Ano ba namang kamalasan ito, Rafi? Bakit ba ganito ang Diyos mo sa atin? Natin. Diyos natin, Lola. May dahilan ng Diyos para sa lahat ng bagay. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. May sakit na ako't lahat. Ganito pa rin buhay natin. Kahit isimba ko pa ang atungal ko sa buhay o reklamo ko sa demonyo, wala nang magbabago. Hindi nakikinig ang Diyos sa atin. Lalo na yata sa akin. Lola, don't say that. Don't say that? Umi-English ka na ngayon, ha? Kakakinig mo yan sa sermon ni Padre Sergi, eh. Manghingi ka muna ng ulam sa kapitbahay. Amoy tuyo. Magsangag ka bago tayo pumunta sa simbahan ng San Rafael. Dali, nagugutom ako. Ay, ang Lola talaga. Noong mga panahon na yon, Miss Anne, kada punta ko sa simbahan ng San Rafael sa Bulacan, bit-bit ko ang panalangin sa tuwing matatapos akong magwalis at maglinis ng altar. Isa po kasi akong volunteer sa San Rafael. Naiinggit kasi ako sa mga batang sakristan. Mga binatang pari na nakakulay puting abito habang mukhang ang babango nila sa paglilingkod sa bawat misa. Kaya ganun din ako. Palagi akong nakaputi at mabango sa tuwing nagwawalis ako ng buong simbahan. Naman ako na yata talaga ang pagwawalis para sa iba sa tatay kong dating Metro Aid o yung tinatawag na street sweeper ngayon. Marami sa mga matatanda ang nahihiwagaan sa akin, Miss Anne. Hindi ba raw ako natatakot sa mga batang tumatakbo sa altar sa tuwing sasapit ang gabi tuwing araw ng Linggo? Hindi ba raw ako nahihintakutan na matulog minsan sa opisina ng San Rafael kung saan may mga nagpapakita raw na mga multong babaeng nakapangkasal? Umiiyak dahil namatayan ng groom.
Ah, hindi naman po, aling-poling. Weh, totoo? Eh, hindi naman po ako nakakakita pa ng mga multong ganun. Pero aminin ko, minsan, Pasko nun. May tatlong batang lalaki. Tatakbuhan at nagsisigawan sa may altar habang may mga hawak na maliliit na parol. Eh, well, hindi ko sila maintindihan dahil Espanyol yung ibang salita nila. Pero masasaya silang bata. Totoo nga ang chismis ng mga matatanda dito. May multo nga dyan sa loob ng simbahan. Eh bueno, uuwi na ako at magbabasbas pa ako ng asin sa aking bunbunan. Eh baka sumama sa akin mga kaluluwa. Ikaw rin, umuwi ka na. Huwag ka nang lumuhod at dumapa sa harapan ng altar. Pakalapitan ka ng mga multo dyan sa loob. Eh salamat po sa pag-aalala pero kailangan ko pa pong magnovena para sa kailingan ko. Baka pag-aasawa ka rin. Try mo sa bakla. Ay, hindi ho. Masama ho yun. Sabi sa Biblia. O siya, uuwi na ako. At ako'y manonood pa ng teleserye ni Jean Garcia. Nang magbinata po ako, Miss Anne, ay nangarap akong ikasal. Palagi kong dinadaan sa dasal ang kahilingan ko sa Panginoon. Madalas nila akong nakikitang nagro-rosaryo, nagno-novena, at magdamag na nakadipa sa altar para lang maiparating ko sa Diyos ang sakripisyo ko. Makahanap lang ng tunay na magmamahal sa akin. Isang umuulan na gabi, nililinis ko ang rebulto ni San Rafael nang biglang... Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Nasa bandang pintuan ako ng simbahan at natanaw kong may madreng nakaitim na abito ang tumakbo at biglang lumuhod sa gitna ng altar. Paulit-ulit ang kanyang panalangin. Naagaw ang atensyon ko ng pag-iyak niya, Miss Anne. Tahimik ngunit nakakakilabot. Nagtaka ako kung bakit may madre ng ganong oras sa San Rafael. Baka napadaan lang to dahil sa sama ng panahon. Lalapitan ko na sana ang humahagulgol na madre ngunit biglang namatay ang kuryente sa buong simbahan. Mang Romano, nandiyan ba kayo sa opisina? May flashlight po ba dyan? Patawarin mo ako, Panginoong Jesus, pero hindi ko kaya magpakasal sa inyo. Mas mahal ko siya, Panginoon. Patawad po. Dahan-dahan akong lumapit sa umiiyak na madre. Pinilit kong aninagin ang mukha niya pero nakatungo siya habang nakadaup palad na umiiyak. Malapit na ako kay sister para kalamayin ang loob niya nang biglang bumalik ang kuryente.
Bumukas muli ang lahat ng ilaw sa loob ng simbahan pero wala na ang umiiyak na madre. Natakot ako, Miss Anne. Napatakbo ako papauwi sa amin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Alas tres na ng hapon nang lumabas ako ng kwarto ko. Aba, aba, aba. Ang CEO ng simbahan. Gising na. Pag-ilamos ka na ng mukha mo. Manghingi ka ng ulam sa kapitbahay. Mananghalian na tayo. Lola, minulto ko kagabi. Hindi kumibo ang lola ko. Nginitian ako nito sabay sigaw ng Armida! Pengi naman ng ulam mong adobo! Tig-isang pakpak lang kami ng apo ko. Hindi ako nakapagluto, gawa ng rayuma ko. Naknang, hirap tumayo, teche. Lola, tama na po yung panghihingi ng ulam. Titigil ako kung titigil ka sa kagaguhan mo. Anong kagaguhan? Yang patulak-tulak ng karo ni San Rafael sa prosesyon. Paglilinis ng paso ng simbahan. Pagwawalis ng simbahan. Pagkalimbang ng kampana. Nagawa na lahat ni Vilma Santos yan sa kampanerang kuba. Rafi, magtrabaho ka na. Yung totoong trabaho. Lutang ang isipan ko noon kaya hindi ko masyadong narinig ang Lola Maya ko na naka-Zumba outfit kahit nirarayuma raw siya. May madring nakaitim na abito. Ha? Umiiyak po sa altar. Hindi pa rin siya nananahimik? Sino? Siya. Si Sister Florita. Sister Florita? Kilala niyo yung multong umiiyak na nakita ko kagabi? Kaya hindi ako nagsisimba dyan sa San Rafael eh. Natatakot ako. Dahil sa pagmumulto ni Florita. Anong kwento, Lola? Sino ba yung madreng kinatatakutan na yun? Yung madreng nagmahal sa isang magsasaka. Pero matagal na ang kwentong yun. 1958-1959. Ewan ko, basta 1919 na yun. Bata pa ako nang masaksihan namin ang pagtagpas sa ulo ni Anacleto Inares. Sino si Anacleto Inares, Lola? Ang anak ng tsuper ni Don Clodoaldo na kastilang ama ni Sister Florita. Tatlo silang magkakapatid, sabi ng nanay ko noon. Si Flora, si Peneza, at si Florita. Lahat sila gustong ipasok sa kumbento ni Don Clodoaldo. Dahil ang chismis, dating kura paroko sa ibang lugar si Don Clodoaldo. Naunang pumasok sa kumbento si Flora. Pero isang gabi, hindi na natagpuan ito. Ang chismis nung bata ako, nagtanan raw. Sumama sa nobyo nitong isang potograpo na taga Madrid pa. Nagalit si Don Clodoaldo. Ibinuntun ng lahat ng sama ng loob kay Peneza na pangalawang anak. Buong pusong pumasok sa kumbento si Peneza. Pero isang araw, nakita na lang nilang tumalon nito mula sa kampana ng simbahan. Nagpatiwakal? Oo. Yun ang sabi-sabi. Pero si Sister Florita, ang matapang sa tatlong magkakapatid,
Gabi-gabi itong nagpapaiwan sa harap ng altar. Umiiyak. Nakikiusap. Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Mahalay ng Birhen, ina ng awa, pakinggan ninyo ang kapwa ninyong babae. Hindi ko na po matutugunan ang pagpapakasal kay Kristo. Mahal na ina, dahil si Anakleto ang mahal ko. Hinubad ni Sister Florita ang abito niya at sumama sa lalaking sinisinta niya, ang maskuladong si Anakleto. At nagpakalayo-layo sila. Lumipas ang 5 taon ng paghanap ni Don Clodoaldo sa anak niyang si Florita. Hindi nagtagumpay ang dating kura. Isang araw, nagpasang magpakasal sa simbahan ng San Rafael sina Florita at Anakleto. Ha? Huh? Doon pa rin sila nagpakasal? Hindi sila natakot sa tatay ni Sister? At sa sasabihin ng mga tao? Matatapang nga, kaloka. Tatanga-tanga nga ang dalawa. Hay nako, hindi nag-iisip. Kaya nang halos patapos na ang kasal nila, biglang dumating lula ng sasakyan niyang Chevy si Don Clodoaldo. Tumakbo ito sa altar. At bago pa nakasagot ng Aido si Anakleto, ay napugutan na siya ng ulo. Diyos ko! At Diyos nila. Nakita ko yon. Nakisilip kami sa kasal ng taon eh. Bakit? Bakit pinayagan ng Diyos na mangyari yon? Ano po bang nangyari kay Sister Florita matapos mapugutan si Anakleto? Sabi ng nanay ko na baliw raw. Kasi hindi na tumigil sa kakadasal at kakaiyak. Pati Father kinakausap. Lahat ng hugis krus, dinadasalan. Sumasayaw sa ulan habang umiiyak. Sumisigaw habang walang suot na palda. Iba ring loka-loka, diba? Nang dahil sa pag-ibig yon. Kaya ang ginawa ni Don Clodoaldo, ikinulong sa malaking mansyon. Hindi na kumain o uminom man lang magmula noon si Florita. Pero sa tuwing may kinakasal sa San Rafael Church na yan, nandun si Florita. Umiiyak. Naumaasa na siya yung ikinakasal sa lalaki. Sa tingin ko, kaya maraming groom ang walang ulo sa mga kasalan dyan. Dahil kay Florita. Walang ulo? Oo. Yung iba nga, nasa cellphone pa ni Magda na dating hostess sa ermita. Yung mga litrato sa kasal, kadalasan, walang ulo yung lalaki. Ang sabi ng mga matatanda na tulad ko rin chismosa, tuwing nagsizumba kami, naghahanap raw ng kasama sa kabilang buhay si Anakleto. Sus Lola, baka kwentong Zumba lang yan ha? Ganun na nga. Pero nakita ko minsan yung isang group photo sa altar. Nakakakilabot. Ngiting-ngiti yung babae pero yung groom niya, walang ulo. Itim lang na parang anino. At ilang kasal na ang ganun ang ganap ha? Nakakatakot, di ba? Binitbit ko hanggang panaginip ang lahat ng natuklasan ko mula sa Lola Maya ko. Siguro dahil sa nakaka-relate ako kay Sister Florita, napanaginipan ko siya ng gabi na yon. Sa panaginip ko, nasa loob kami ng madilim na simbahan ng San Rafael.
Nakita ko siyang nakaluhod na umiiyak. Sister Florita? Parang isang mahika. Biglang nag-iba ang kasuotan ng madre. Isang puting pangkasal na ang suot niya. Anak Leto. Anak Leto, mahal ko. Hindi ako nakakibo. Hindi halos nakahinga sa panaginip ko nang masilayan ko ang mukha ng tumatangis na madre. Napakaganda niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, Miss Anne, biglang pumintig ng kakaiba ang puso ko. Na in love ako bigla sa isang multo mula sa nakaraan. Madamot ang tadhana. Ang nais ko lang ay mahalin ka hanggang sa huli. Halika na. Sumama ka sa akin. Panaginip lang yan. Panaginip lang. Magmula noon, sa tuwing may ikakasal sa San Rafael Church ay pinapanood ko na ng buo ang seremonya. Doon ako nakakaramdam ng inggit, Miss Anne, sa mga ordinaryong tao na nagpapakasal. Minsan, may isang kasalan. Picture taking na ng groom at bride nang mapansin kong nakalutang na lumalapit si Sister Florita patungo sa groom. Umaakyat siya at sumasali sa mga group pictures. At pagkatapos ng picture taking, bigla na lang naglalaho ang madre sa paningin ko. Pero madalas, niyayakap niya ang groom na tila ba novyo niya. Hoy! Guys! Tingnan mo tong kuha sa cellphone ko. Limang shots na iba-ibang pose, ha? Pero yung mukha ni Kuya Boom, kulay itim. Itim? Gaga ka ba, Jennifer? Anong itim? Kuya, tingnan mo. Wala kang ulo. Noong gabing yun, hindi na naman ako nakatulog, Miss Anne. Dala-dala ko ang nasaksihan ko sa simbahan. Kagagawan mo ba ang lahat, sister? Walang mukha ang pag-ibig. Kaya pugot ang ulo ng mga groom sa litrato? Ganoon din naman ang ginawa ng aking papa kay Anak Leto. Pero iba ang lalaking ikinasal kanina sa kasintahan mo. Ikaw... Kaya mo ba akong ipaglaban, Rafael? Napatitig ako sa mukha ng madre. Gusto niya akong halikan. Pero... Hi! CEO ng San Rafael! Pumangon ka na dyan! Manghingi ka ng kanin sa kabilang bahay. Nakahingi na ako ng libreng sabaw sa karinderya ni Goreng.
Nakakahiyamang aminin, Miss Anne. Pero na-inlove na ako sa multo sa panaginip ko. Sa isang babaeng hindi ko man lang nakilala nung buhay pa siya. Hindi tumigil doon ang mga kababalaghan sa simbahan ng San Rafael. Karamihan sa mga couple na kinakasal dito ay nagkakaaberya bago ikasal. Tulad nung groom na nabaril ng ligaw na bala sa pagkukommute sa palengke. Bibili daw ito ng barong na pangkasal noon nang mamatay. Meron ding hindi siniput ang bride dahil sa takot sa sumpa. Sumpa na mamatay din tulad ng mga naunang groom na walang ulo sa mga picture taking. Pero natigil din ang lahat ng katatakutang ito sa simbahan ng San Rafael sa Bulacan. Siguro, nakatulong ang ginawa ko. Minsang napanaginipan kong muli si Sister Florita. Sister, ako na po ang makikiusap. Pwede po bang manahimik ka na at ang kasintahan mong si Anakleto? Manahimik? Mula sa inhustisya na sinapit ng aking mahal. Magpatawad ka na. Para wala nang mabiktimang inosenteng tao. Lumapit ka muli sa mahal na birhen at humingi ka ng kapatawaran sa... Bigla na lang naglaho na parang usok ng tambutso si Sister sa panaginip ko. Pagising ko, nakahiga ako sa pinakagilid ng simbahan. Takang-taka ako kung paano ako nakarating doon. Napatayo ako at napatanga sa couple na tapos ng ikasal sa altar. Nagsisigawan sila sa tuwa. Honey, tingnan mo itong mukha mo sa cellphone ni Isa. Kamukha mo si Gabby Concepcio, yung kaklase nating varsity player. Patingin nga, love. Aba, oo nga, no. Ang ganda ng hairstyle na ginawa ng ex kong bakla, ah. Naku, bilog na bilog ang ulo mo dyan, B. Ang ganda ng picture. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako na ikakasal, Miss Anne. Sinunod ko na ang payo ng Lola Maya ko na maghanap ng ibang trabaho para hindi kami nang hihingi ng ulam sa kapitbahay araw-araw. Pumasok ako bilang magtataho. Pero wala pa rin asenso sa buhay ko, naming maglola. Totoo po ba na tadhana ang maghirap at malayo sa pag-ibig? Sana po ay masagot ninyo ang katanungan ko, Miss Anne. Maraming salamat po. Raffy. Raffy, life indeed is cruel to those who look at it as a battlefield, where most people die and do not survive the fights. Ang buhay pag-ibig mo ay iba talaga sa buhay pag-ibig ko at ng ibang tao. Na in love ka man sa isang multo mula sa nakaraan, hindi imposible para sa paniniwala ko at hindi mo rin masisisi ang sarili mo. You know why? Because you exude that kind of love that moves through your dreams, desires, fears, impulses, and emotions. That kind that goes hand in hand with your instincts. That which is difficult for your consciousness to access because
its contents are repressed. At least part of them. I believe so. Well, kung siyensya ang pagbabasihan, ganyan ko maipapaliwanag ang nangyari sa buhay mo. Pero usapang diretso at simple. Hindi pa tapos ang buhay mo. At naniniwala ako na may nakatadhanang pagmamahal para sa'yo. Kahit wala ka pang ulo. Basta meron kang mabuting puso. Ito po si Miss Anne. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. In God's loving embrace, I pray for everyone's peace and total wellness. Magandang gabi, mga ka-Katie. At ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-paborito at pinaka-inaabangan ninyo na portion dito sa kwentong Takip Silin. Aminin, yung iba dyan talagang nakaantabay pag matatapos na ang ating premiere. Kaya sige na, hindi ko na patatagal eh. Shoutout going out to Wences, Gerald Andre Castillo, Edwin Tadea, Joy Joy Joy, Belen Malbas, Jerilyn Bata, Arnie Arnie, Rosemary Valencia, Kevin Noveda, Giselle Pedrosa. At ngayon, magbabasa po tayo ng pinakamagandang comment galing kay Jen Cruz at Lillian Poblete. Sabi ni Jen, "Everyone PM talaga, nakaabang na kami dito para pakinggan ang mga kwento nyo na talaga namang kumukumpleto sa araw namin. Ganun din sa Sityo Bangungot na tuwing 8 PM ay inaabangan din namin. Maraming salamat po sa walang sawang pag-upload ng mga magagandang kwento sa inyong channels. More listeners and subscribers to come. God bless to all KT/SB family." Ang sabi naman ni Lillian Poblete, pa-shoutout po Miss Anne kay Lillian Poblete. "Always watching from Singapore. Di kumpleto araw ko sa pagtatrabaho pag di nakakapakinig ng mga kwento nyo. Sobrang ganda. Halos lahat ata ng narration nyo na pakinggan ko na since nagsimula kayo. Sobrang ganda talaga. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag nyo kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat."